Guys, kumusta na kayo? May mga kababayan tayo na nagtatanong. Actually, nasa Pilipinas pa sila. Nag-medical pa lang sila. Punta pa lang dito. Kumuha ng information. Kumuha ng idea. Ating ano yan, sasagutin yung ibang mga tanong. Maluwag ba ang magtrabaho sa ospital o maluwag ba ang magtrabaho sa on-call cleaner? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga Cubs. Para ito sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na nangangailangan ng mga idea, mga first-timer. So ngayon, may mga anim na mga tanong ka ating bigyan ng linaw. Narito ang unang tanong niya kanina. Sir, maluwag po ba mag-work sa ospital? Maluwag ba daw mag-work sa ospital? So, ganito po, no? Sa ospital po kasi na pinapasukan namin dito sa Saudi Arabia, isa po sa ospital na VIP, kung tawagin, kung sa Pilipinas pa, yun ang ospital na St. Luke's at Medical City. So, dito sa pinapasukan namin, may mga area na job site na maluwag, mayroon din mga job site na mahigpit. Depende po sa namumuno, depende po sa manager, kaano siya kahigpit sa mga housekeeping at sa mga tauhan. Hindi po natin masasabi na ang ibang area ay mahigpit. Hindi po natin masabi na ang lahat ay maluwag. Depende po sa pamumuno ng management kung paano siya mamuno sa isang hospital. Kapag ikaw ay nagtatrabaho na, kailangan, sa babae naman, kailangan yung buhok mo nakatarha. Kung ano yung policy na pinapagawa sa iyo ng kumpanya, yun ang sundin mo para wala kang mga violation. Kasi ang mga violation dito ay may corrective at saka may iba pang mga na cut salary na gagawin, iserve sa iyo kung sakaling ikay magkamali. Sa trabaho, pwede naman siyang gumamit ng cellphone, pero pasimple ka lang kasi. Yun nga, may mga ibang management na ayaw na makita ka na mag-cellphone, ayaw na makita ka kung mag-text, mag-chat. Yun ang ayaw nila. Pero yung iba naman, okay lang na gumamit ng cellphone. Patago lang. Para hindi ka maserba ng sanction. Kung sa hospital kayo magtatrabaho, housekeeping, medyo maraming tao, hindi ka mabuboard. Parang ang hospital dito, parang mall. Maraming mga bumibisita, maraming mga pasyente. Hindi ka mabuboard. Hindi gaya nung on-call, medyo mabuboard ka dyan kasi yung kliyente mo lang, makikita mo. Unlike sa hospital na maraming tao, maraming nurse, maraming doktor, makausap mo. Kaya hindi ka mabuboard dito sa pag ikay nagtrabaho dito sa hospital. Sa on-call cleaner naman, ang silduhan dyan ay fix na talaga. Halimbawa, may trabaho man kayo, may tawag sa kumpanya nyo na para palinisan sa inyo, may tawag mo wala, fix na daw yung sweldo. Ang minimum sweldo daw ng on-call ay mula sa 1,500 up to 1,800. So magkano kaya yan sa piso? So 1,500, nasa 20,000 na mahigit. So aabot ka rin siguro mga 24,000-25,000 sa 1,800 SAR na i-convert mo sa piso. Aabot ka rin siguro ng 25,000. O, di ba? Malaki na. Sa on-call naman, tumatawag yung kliyente, yung kunin kayo, ihatid kayo doon sa job site, sa nagpapalinis. Ihatid lang kayo doon, halimbawa magpalinis ng 4 na oras, 5 oras, 8 oras, ihatid lang kayo doon ng company service. Para pagkatapos noon, pipick upin kayo ng service nyo. So, kaguide sa inyo doon yung madam, yung mga may-ari ng bahay, may-ari ng papalinis, yun ang mag-guide sa inyo. Pero meron pa rin kayong mga team leader at saka meron pa rin kayong mga supervisor na sa inyo doon, mag-guide. Pero sa on-call daw, minsan may mga overtime, minsan wala din. Pero kadalasan daw talaga sa on-call cleaner, 8 oras lang. Tapos meron pa siyang follow-up question. Ano bang pareho lang ba yan? On-call cleaner at saka housekeeping. Oo, pareho lang naman yan. Pareho lang yan na naglilinis. Doon sa on-call kasi, ang gagamitin doon mga vacuum, yung mga walis, yun lang. Pero dito sa, may gagamit din naman sila ng mop. Pero doon sa hospital kasi, marami ka mga procedure at saka sanitation na pagdaanan. Yan ang kaibahan lang nila. Doon naman tayo sa halin ang maluwag, halin ang maganda. Kung ako papiliin, dito ko sa hospital. Kasi bukod sa hindi bored, maraming tao sa hospital kaysa doon sa on-call cleaner. Sa pangatlo tayo, no? Magbaon po ba papunta sa work? Okay. O magbaon ba daw tayo papunta sa work? Magbaon ba daw mga housekeeping papunta sa work? So dito sa Saudi Arabia, talagang ang pagdating sa mga pagkain,
ikaw ang mamalingke, ikaw rin ang magluluto. Walang magluluto dito. Bigay sa iyong allowance kasama sa sweldo at ikaw ang mamalingke. Ikaw ang magbabudget sa pagkain mo. Ikaw ang magluluto sa pagkain mo. At magbaon ka papunta sa work mo. So, kailangan mo magbaon. No? Depende na sa'yo kung anong babaonin mo. Ikaw naman nagluluto sa pagkain mo. Baon ka ng ano, adobo, pritong manok. Ikaw na sa'yo. Ikaw magbabudget sa pagkain mo dito. Dito naman tayo sa medical. Ang pang-apat na tanong niya sa atin ay, ano po ba dapat ang mga chichikapin kapag nagme-medical? Kapag nagme-medical. So, ano daw mga dapat chichikapin? So, ang mga dapat chichikapin ay yung mata mo, ngipin, dugo, yung mga hemoglobin, yung dumi, kung wala ka bang, so mga, sa mga internal din, kasama din sa medical yan, neuro test, para malaman kung nasa tama ka bang pag-iisip, nasa tamang pag-iisip ka ba. Bago ka magpa-check up, so mag-diet ka, okay, ano ka, mag-prepare ka sa sarili mo. Kung manginom ka, huwag ka muna uminom ng alak. Kung manigarilyo ka, huwag ka muna manigarilyo isang linggo. Tapos, lagi ka nag-inom ng gatas. Kumakain ka ng gulay, huwag ka muna magpupuyat para mapanatili ang ganda ng katawan mo, immune system mo. Para pag medical, pasado ka na. At ako dati, take 3 sa hemoglobin kasi bumaba yung hemoglobin ko dahil sa kakapuyat. So, yan ang pang-apat, no? Ang mga check upin sa medical. Bago kayo magpa-check up, mga Cubs, siyempre, kailangan nyo ng pera. Gagastos kayo siguro ng mga, halimbawa, 5,000 kasama ng pamasahe, pangkain. Bayad pa lang, umabot ako ng 3,000 to 500. 3,500 ang ginastos ko sa medical dati. Dati pa yun. Panglima, libre ba internet sa kumpanya or sa doon sa accommodation? Yan ang pong binanggit niya. Kung libre ba daw ang internet sa accommodation at sa kumpanya. Dito sa Saudi Arabia, mga Cubs, kapag kayo ay first-timer, bihira lang po ang libre ng internet. Kadalasan po, sa atin, sagot natin ang internet. Kasi kailangan mo mag-internet dito talaga kasi pag hindi ka mag-internet, maboboard ka. Kailangan may sarili kang internet just in case na may mga emergency sa mga Pilipinas, may emergency na mga tatawagan, may emergency na i-chat ka, kailangan mo ng internet para maka-chat ka kaagad. Maraming choices dito na pagpilian. May mga 10 GB, 15, 20 GB, 50 GB, 100 GB. Marami kang mapagpilian dito. May mga unlimited pa nga dito. Depende sa'yo kung paano ka magtipid sa internet mo na gagamitin. Pero yung sinasabi na libre ba internet sa accommodation, meron silang ini-install, kaya lang magbabayad pa rin kayo. Minsan ang pinakamura, 25 riyal or hanggang 50 riyal per head. So, ito yung last na tanong niya kanina sa atin. Alin po ang may tip, on-call cleaner o sa hospital? Yun ang So, gusto talaga niya magka-tip sa pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. So, sasagutin natin yan. Unahin natin sa hospital. Ang mga babae, ang kadalasang hawak ng mga babae sa ward. Sila ang papasok doon sa room. Sila ang maglilinis doon sa CR, sa mga kwarto, sa bed ng pasyente, tagahatid ng tubig ng pasyente minsan pag inutusan. Ang mga babae, sila ang kadalasang nagkaroon ng tip dito pag cleaner ka. Sa babae. Kasi sila ang papasok dito sa mga kwarto. Ang pasyente ba yan, lalaki ba yan o babae ang pasyente sa loob. Sila ang maglilinis dun sa loob, mga babae. Di pwede maglinis ang mga lalaki. Kaya ang mga babae, mostly, sila ang may maraming hadiya. Sila ang may maraming pera, mga pagkain, mga chocolate, mga apple, mga juice. Sila ang may marami niyan. Yan ang mga housekeeping na babae. Ang mga lalaki, hawak ng mga lalaki dito, minsan sa basement, minsan sa perimeter, sa labas, nagawalis, sa toilet, nagkalinis ng CR, minsan sa hallway, nagda-dasmap, minsan sa storekeeper, minsan sa ward, sa OR, porter, yung sinatawag na messenger, yan ang hawak ng mga lalaki. Ang mga babae, ang mga fighter yan. Opo, ma'am. Hadiya po, mayroon po talaga dito, basta magaling ka lang mag-entertain ng pasyente, magaling ka maglinis. Greetings. Uy, pag mag-greetings kayo, as in normal lang ha. Huwag niyong masyadong lamyaan. Huwag masyadong Pag sinabing, good morning ma'am, good morning sir, ganun lang. Huwag yung bigyan niyo ng ha. Kasi may kasamahan tayo na Pinoy. May kasamahan tayong Pinoy na nag-greet siya sa boss. Pag-greet niya, siguro, nilamyaan niya. As gwapo siguro yung ginigreet niya. Kaya ano ba? Hindi nagustuhan ng nag-office dito sa
hospital. Kaya ang nangyari, pinatanggal siya. Isa siyang sabi na natin na pusong babae na lalaki. Yan nga po, no, yung mga babae po ang magkaroon ng maraming hadiya dito kung sa hospital kayo nagtatrabaho. Sa on-call cleaner, yeah, depende sa madam na lilinisan nyo, depende sa madam na pupuntahan nyo, depende sa bahay na ano nyo. Kung magbibigay ng hadiya, magaling kayo maglinis, magaling kayo makipag-chika-chika. Siyempre, kasama nyo yung mga chika-chika dyan. Ang on-call cleaner, may mga hadiya din yan. Alimbawa, nataon na Ramadan, nataon na mga dito, mga Eid. Mga madam nagbibigay ng mga hadiya yan. Yan nga, siyempre, samahan nyo rin ng... Huwag nyong dabog-dabugan pag ganendo na. Huwag nyong ano yun, isnabin. Kailangan linis lang linis. Kung anong gusto niya, ibigay nyo. Kung anong gusto niya, linisan nyo. Para, siyempre, kasama rin doon. Ay, sabihin niya, magaling to. Marunong to maglinis. Eh, siyempre, malay mo, pagkatapos maglinis, bibigyan ka ng gintong rilo. Hindi na sa'yo kung paano ka maglinis, ano yung mga strategy na para ma-appreciate ka ng madam, para ma-appreciate yung paglilinis mo. Ganun lang naman. Kung type ka talaga niya bigyan ng hadiya, walang problema doon, walang question doon. Ano lang naman sa akin to, reminder lang. Kayo ay na-hire na, nang medical na kayo, tapos na lahat na. So pag naka-pidos na kayo, i-remind ko lang sa inyo, no? Maraming damit. Huwag kayo maraming magdala ng sapatos. Ganito, pagpa-flight na kayo, magdala kayo ng biskwit. Magdala kayo ng mga noodles. Kasi alam nyo, bakit ko sinasabi sa mga baguhan? So, kasi pagdating dito, gutom pa kayo niyan eh. Hindi naman kayo agad mabibigyan ng allowance. Kailangan may baon kayo, mga biskwit. May baon kayong ganyan, hindi kayo magugutom. Huwag puro damit, huwag puro ano. Ang damit, mabibili niya dito yan. Mga sapatos, mabibili niya dito yan pag sweldo. Kahit pa buwan-buwan bumili kayo sapatos at saka damit eh. Ang baon ninyo, lagyan nyo malita nyo, mga buy bawang yan, makatulong sa inyo yan, pagkain. Yan ang dalhin nyo. Pansit Canton. Kasi pagdating naman dito, may mga lutoan naman dito na extra. Mayroon ding mga ibibigay sa inyo, pag sa kumpanya, may ibibigay na plato, kutsara, tinidor, baso, mga kumot, unan, kama, bibigay dito yan, libre dito yan. At saka ganito ha, yung ibibigay sa inyo ng allowance, hindi aabot na isang buwan yan, maniwala kayo. Kasi isang buwan pa kayo bago makaswildo eh. Madagdag ko lang ha, pagdating dito, mag-medical pa kayo para sa inyong ikama. Pero huwag kayo mag-alala sa mga ganyan kasi wala namang bumagsak, wala pa akong nakita, wala pa akong narinig na pinapauwi sa mga ganyan. Mag-medical lang kayo for ikama. Gamitin yan pag bumili kayo ng mga SIM card, bumili kayo ng mga transaksyon nyo, yan ang residency nyo, permit residence dito sa Saudi Arabia. Saudi, pagdating ninyo, minsan i-orientation pa kayo, minsan iti-training pa kayo sa ibang job site, minsan naman, sasalang ka kayo kagad pagkatrabaho.